at ano yung solusyon na wawala yung tunay na alat ng ating paglilingkod at pagdalo sa pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon. Ayon po sa sulat sa aklat ng Roma 12:11, sa ating paglilingkod sa Panginoon dapat masipag, masigasig po tayong naglilingkod. Doon po makikita yung pasyon natin sa paglilingkod kung naging masipag tayo. Kaya yun po ang palala sa atin na San Pablo na maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. At sa sulat naman sa Pablo sa Iglesia ng Colosas 3:23 at saka 1 Corinto 6:31, na lahat po ng ating ginagawa, maging pag-inom at pagkain, gawin po natin yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So kung tayo ay tumatayo dito sa unahan para magpatutuo, hindi tayo nagpatutuo para tayo ay sabihin, ay ganda naman ang patutuo ni Sister. Hindi, ang ating pong layunin ng pagpapatutuo upang mahihayag ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon. At sa panig po ng mga choir na tumatayo rito para kumakanta, hindi po ang sarili lang itinataas, kundi ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya hindi po hinahangad ng sinumang choir na mangibabaw yung kanyang boses sa iba pang mga kanta. Kaya nga po tinatawag ng choir para pantay-pantay. Pag mayroong magsusulo ng pagkakatalo sa choir, saka pa lang pwedeng nakasan yung bolo ng choir nung magsusulo. Pero hanggat wala pong magsusulo, pantay-pantay ang lakas ng boses ng mga umaawit at ang medyo lakas na ng konti ay yung nanglilid. Halimbawa, si Sister Esther. Pero pag nakikijoy na siya sa pagkana sa pangkalahatan, nilalayo na po niya yung mic niya para papantay po yung lakas doon sa mga kasamaan. Ganun po yun. Kapag hinahangad ng isang lingkod o isang choir na yung mapapakinggan niya yung boses niya na nangigibabaw na lumalabas doon sa mga speaker, hindi na Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. Sarili na lang niya ang gusto niya maluwalhati na marinig niya na nangigibabaw yung kanyang boses. Kaya paalala po yan sapagkat ang mundo ay punong-puno ng mga trap, punong-puno ng mga adob para tayo ay malahis sa tunay na kahulugan ng buhay ang spiritualidad at yung ating paglilingkod at pagsunod sa kahulugan ng Panginoon. So, ano po yung una? Losing passion. Nawawalan po tayo ng alam sa ating mga ginagawa para sa Panginoon. Pero mga kapatid, ang paggawa po ng kabutihan ay wala pong hanggan. Sabi nga, basta gumawa ka ng kabutihan, huwag ka nang mag-expect na yung ginawa mo na kabutihan, yun din ang magbabalik sa'yo. Diyos po ang bahala na magbalik sa'yo. Yung prinsipyo po ng tinatawag na pay it forward. Ginawa ko ng pabor si Brother Anthony. Hindi niya ako babayaran. Ang gagawa niya yun ang mabuti, si Nanay Lucy. Si Nanay Lucy, hindi niya babayaran si Anthony, babayaran niya si Sister. So lahat ng kabutihan ay dumadaloy, parang tubig. Kung siya, babalikan niya yung aking ginagawa, kaming dalawa lang. Kaming dalawa lang. Pero pag yan ay sa bawat kapwa natin binibigay, yun po ay mas maramdaman yung biyaya na nagmula sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Yung pangalawa po mga kapatid, home priorities. Yung maling mga prioridad po natin sa buhay. Lahat po naman tayo ay may pangailangan pinansyal natin yan. Pero tayong mga kanya-kanyang mga inaasikaso sa buhay, lalo at may mga pamilya. Subalit, mayroon po mga panuntunan ng Biblia na dapat po natin sundin. Kasi pag hindi po nasunod, lalo nagkaroon ng komplikasyon yung pagpili natin ng mga prioridad sa buhay. Dahil ang katotohanan po, bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. Sabi nga doon sa Genesis 1:27, nalikhain natin ang Diyos ng ayon sa wangis natin. So, ang may-ari sa atin ay Diyos. Hindi yung nanay o tatay natin, hindi. Diyos po ang may-ari sa buhay natin. Bakit ba tayo nilikha ng Diyos? Nilikha tayo ng Diyos hindi dahil sa para sa sarili natin, kundi nilikha tayo sa ng Diyos para siya ay mapagpulihan at mahayag yung kanyang kadakilaan.
para siya ay matag-lingkuran, yun po yung layunin kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Nakakita ba kayo ng bulldozer? Sino nakakita ng bulldozer? Yan, ilan-ilan lang kasi mga heavy equipment po yan na usually nandoon sa mga construction site kaya sa mga mining sites. Ang purpose po nito, pangbangga, pangtibag, panghukay. Yan po yung layunin ng pagkalikha sa kanya. Kanya-kanyang purpose ang pagkalikha. Kung yung kotse, sabihin natin malakas, malaki na lang, bus. Yung bus, gagawin natin pangiba ng pader. Babanggain yung pader. Mag-iba ba yung pader o hindi? Giba. Kailan, giba din yung bus. Bakit? Hindi kasi yun ang purpose ng pagkalikha sa kanya. Nilikha yung bus para mag-transport, magsakay ng mga pasahero mula rito, dadalhin dito, mula dito, dadalhin doon. Yun po yung purpose ng bus o yung mga sasakyan. Kaya pag hindi po umayon sa layunin ng lumikha, naglikha sa kanya, ay masisira po. Kaya ang buhay po natin, kung hindi naayon sa kalooban ng Diyos, marami pong problema. Kaya mahalaga na alam natin ano ba yung purpose ng Diyos, bakit ako nilikha. Dahil para hindi na tayo maligaw, ang sabi niya doon, sa Ebanghelyo ng Mateo 22:37-38, mayroon po siyang paalala. Unahin natin siya. Mahalin natin siya higit sa sino paman. Kaya nga sa Mateo 6:33, unahin ninyong hanapin ang kaharian ng langit at ang kanyang katwiran at ang lahat ng kailangan ninyo ay kanyang idarating. Bahala ng Diyos. Pag inuna natin siya, unahin din niya tayo sa ating mga concerns sa buhay. Kagaya ng ginawa ni Sister Dana, inuna niya ang Diyos, Diyos na ang bahala para magkaayos sila ng kanyang asawa. Amen? May mga decision po tayo ginagawa na talaga naman sa ating pagkakalam, ito ay tama. Sa ating pagkakalam, ito ay mabuti. Subalit, hindi pala talaga yun na ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi sa aklat ng Proverbs 16:9 na ang tao ay siyang nagbabala. Subalit, ang nagpuputong nito ng tagumpay o nagpapatupad nito ay ang Diyos. Kaya mahalaga na isambunin natin sa Panginoon ano yung nakikita natin na inaakala natin mga priorities sa buhay. Baka hindi naman yun ang para sa Panginoon, kundi pang-personal natin yan. Sa Proverbs 19:21, na yung mga ginagawa natin, gaano na yung kamabuti, kung hindi yan kalooban ng Panginoon, hindi yan magtatagal. Ang kalooban ng Diyos ay manatili hanggang wakas. Nananamlay tayo na wala tayong pasyon at taong priority sapagkat iba na po yung pananaw natin sa buhay. Dito sa gawain ng Panginoon, sa mga gagawa, hindi lang po ang pagdalos sa gawain ang kampanya natin bilang mga gagawa. Si Perugina, ilang taon na ba ang prayer group sa inyo? 15 years na po yung gawain doon sa Barangay 601. Maalala ko po noon, nung ito ay aming inumpisahan, katakot-takot po na bato sa akin ang natangungutya, paninira, masakit na salita, kung bakit ko ginagawa yung magbahay-bahay ang grupo ng dump at chapter ang mga magagawa para dalhin ang mabuting balita at ipakilala si Jesus sa buong sambahayan. At ito ay nagbunga ng isang prayer group at nagiging 15 taon na sila nung nakaraang anniversary. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na yung ganung inisyatibo ng dapat chapter ay nagiging malawakan na yun na pinapagawa ng foundation sa programang Neighborhood Prayer Group.